lalaki nangongolekta ng dumi galing sa pusod at siya naman ang lalaking pugad ng mga putakti ang ginagawang koleksyon. Grabe no? Right, kumusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa iba't ibang panig ng mundo ay napakarami ng mga tao ang gumagastos ng napakalaking halaga para mangolekta ng mga kakaibang bagay dahil nagpapasaya ito sa kanila. Pero nakakagulat, may mga tao palang mahihilig mangolekta ng mga pambihirang koleksyon. At yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Number 1, wasp nest. Maraming tao ang mga takot o napapatakbo kapag nakakakita ng pugad ng putakti dahil napakasakit ng sting ng mga ito. Pero ang lalaking ito na may pangalang Derek ay walang pakialam. Hindi siya takot, salit matutuwa pa nga siya kapag nakakakita siya ng mga wasp nest. Kinokolekta niya ang mga ito ng halos 25 years na. Inaaral niya ang mga insekto pati mga pugad nito ng matagal ng panahon. Bata pa rin daw talaga siya at gustong gusto na talaga niyang mag-alaga ng mga putakti kaya naman daladala niya ito hanggang pagtanda. At pag wala siyang nakikita ang mga pugad ng mga putakti sa kagubatan ay nabili siya nito sa online. Ang pinakamalaki niyang nabili sa online ay nagkakahalaga ng $175. At dahil sa kanyang koleksyon ay tinatawag niya ang kanyang sarili bilang wasp boy. Number 2, Naval Fluff. Natry mo na bang amuyin ang dumi mo sa pusod? Anong amoy? Ew! At ito ang kakaibang libangan ni Graham. Matagal niya na itong ginagawa at naitala nga siya sa Guinness World Record dahil sa pangongolekta niya ng mga ito. At na nakakagulat pa, nakaipon na siya nito ng halos 22.1 grams. Ang dami no, 26 years niya na itong inipon wala mismo sa kanyang pusod. Naalis niya ito time to time, inalagay niya sa maliit na sisidlan. Number 3, Coco. Ito pa ang isang kakaiba. Mula 1978 hanggang sa ngayon, si Richard Gibson ay nangongolekta na ng mga koko mula sa kanyang paa at sa kanyang kamay. Noong una, nilalagay niya lang ito sa manicure box, pero nung dumami na ito, pinagpa siya na nga siyang ipunin at ilagay sa garapon. Number 4, Super Soakers. Marahil noon, isa ka rin sa mga batang nauhumaling dito. Ang laruang ito ay mas kilala sa ating bilang water gun. Si Chris Reel ay mayroon ng halos 200 plus na mga ganito sa kanyang bahay at patuloy niya pa itong pinapadami ng pinapadami. Number 5, Sneakers. Ang taong mahilig sa sneakers ay tinatawag na sneakerhead. Pero si Carlo ay hindi basta-basta sneakerhead. Bakit kamo? Dahil siya lang naman ay naitala sa Guinness World Record bilang pinakamaraming sneakers sa buong mundo. Meron siyang 2,388 na pares ng mga sapatos. At nakalagay ito sa isang warehouse na kung tawagin niya ay Shoesium. Lahat ng kanyang mga sapatos ay nakalagay pa sa original nitong kahon. At kung ibibenta ang lahat ng mga ito ay ito'y aabuti ng $1 million. Ngayon ikaw, anong koleksyon mo sa bahay mo o saan ka mahilig? Comment down below.